Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Yan tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Siler News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang. Finish na China illegal fishing, bistado na mga bansa, kumilos, Chinese vessel, timbog. At yung play na natin, wala naman ito. Illegal fishing. Illegal fishing nga po ng China, dito lang. O dito lang sa Pilipinas nagagawa. Mm-hmm. Yung illegal na pangingisda ng Chinese community or yung Chinese group na yan, dito lang sa Pilipinas nagagawa. Ah? Kaya nga sabi ko, kinakaya-kaya tayo. Mm-hmm. Minamaliit tayo. Ganon ang tingin nila sa atin. Ah? May mga dahilan niyo kung bakit papaliwanag ko mamaya. Masyado tayong kinakaya-kaya. Masyadong minamaliit tayo ng China. Kaya sila ay dito nagkakaroon ng illegal fishing o illegal na pagpasok at illegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Pilipinas. Minamaliit tayo. Alam ba ninyo sa maraming mga bansang kapitbahay nila, nag-try na sila. Nagawin ito, hindi sila nagtagumpay. Tinataboy sila, tinuhuli. Ito, mayroong isa kong bagong nangyari. At sinubukan nila, pero matapang po ang South Korea. Ha? Ang South Korea pumalag at yung kanilang yung pagpasok ng mga mangingisda doon sa Chinese doon sa kanilang bansa ay talagang pinalis. Sinira pa yung kanilang boat, yung kanilang mga ginagamit na mga pangingisda ng Chinese. Parang sa ano, di ba nabantaan nyo na dati doon sa Japan at Taiwan? Sa Taiwan, hinuhuli ang mga Chinese na pumapasok doon ng ingisda. Sa Japan, binabangga yung mga barko ng China or mga ingisda ng China. Sa Vietnam, hindi rin pepedya, sinusunog nila. Sa Indonesia, pag pumasok sa kargatan ng Indonesia, sinusunog ng talagang pinapuputokan ng Indonesia. Okay? Dito lang sa Pilipinas talaga akong nagagawa dahil masyado tayong minamali. Sa South Korea, nag-try na rin sila. Anong nangyari? Winasak nila. Winasak ng mga otoridad ng China, ng South Korea, yung mga illegal ng isda ng mga Chinese. Ayan o. Ayan. Pakita ko sa inyo itong ilan hong mga bahagi. Ayan o, naghahabulan sila. Naghahabulan yan. Pinakita po ito mismo ang tawag dito. Nagpakita po nito mismo yung South Korean Coast Guard. Ayan o. Hinahabol nila. Ayan o. Naghahabulan sila. Talagang hindi nila pinayagan. Ha? Ha? Inahabol ng South Korean Coast Guard yung mga barkong mangingisda ng China. At hindi oobra yan. Kita nyo, pinaghahandaan yan. Ang ginagawa ng South Korea, may barko sila, may chopper pa silang ginagamit. Uh-huh. Ha? At hinahabol niya talaga. Ayan o. Ganyan silang agresibo at paninindigan sa kailang bansa. Hindi nila payagan. Wala silang pakialam kung anong laki ng China. Hindi nila pinalulusot. At dito ho, mayroon nga akong nakita pa ko isang video dyan na talagang sinira yung sasakyan ng mga mangingisda ng Chinese. Kasi nga yan, operation, may chopper, may barko, may coast guard talaga ho silang ginagamit. Hinahabol nila at pinalalayas nila. At kung hindi, masisira pa nga po yung barkong sinasakyan ng illegal na mga mangingisdang yan. Ha? Diba? Kaya iba sa kanila. Talagang hindi ho pwede. Talagang hinahabol at nagkakaroon po ng talagang tao-taong harapan between South Korean Coast Guard at yung mga fishing vessel nga po. Okay? Chinese vessel po na nangingisda. Yan, pinapalis nila. Oh. Yan. Hindi uubra talaga sa kanila yan. Hindi lang sinusundan. Talagang pinapaalis sila at kung hindi, masisira talaga yung kanilang mga barko. O barko, ayan o, hinahabol na. Ayan o. Dalawa ho yung coast guard ng, ayan o, ito yung mga sasakyan ng Korea. Ayan o, nilapitan na yung ano. Nilapitan na po yung mga Chinese. Talagang pinapaalis sila. Ganyan sila. Ayan o. Kita nyo? Ayan o yung malaki, yung sasakyan ng mga mangingisdang Chinese. Ha?
pinaikutan ng dalawang sasakyan ng South Korea. Pinapaalis sila at talagang hindi pwede sa kanila yan. Ha? Inikutan, no? Alagang, ayan, no? Yung dalawang maliit na mahabol, inikutan na. Kanina nasa likod dyan, ngayon nasa unahan na sila. Ayan, no? Iniikutan, no? Inikutan na. Pinalibutan na nung pinalibutan na po nung mga barko ng South Korea. Yung vessel, ayan, no? Yung sasakyan po ng Chinese na mga mangingisda, hindi talaga pwede sa kanila. Ayun po, pinakita ko lang po yun sa inyo para meron kayong idea na sa ibang mga bansa, marami na hong video lumabas sa Taiwan, sa Japan niya, sa Vietnam, at saka po sa Indonesia. Hindi magawa ng China. Nagtatry sila pero hindi sila nagtatagumpay. Kasi pinapuputukan sila, hinuhuli sila, binabangga yung kailang mga mangingisdang mga barko nila, at hinahabol talaga ng mga Coast Guard. Yan ho ang trabaho ng Coast Guard ng iba't ibang mga bansa, yung maritime security sa kanilang mga lugar. Kaya pag nag-illegal fishing, pumasok ng illegal, ang China hindi uobra. Ang nakakalungkot, tulad ng sinabi ko dito sa title natin, yung illegal fishing vessel ng China, dito lang sa atin at nagsisiga-siga pa sila. Sila pa yung matatapan. Masyado tayong kinakaya, masyado tayong minamaliit. Hindi ko naman sinasabing gawin yun ng China, ng ating bansa. Eh, ang gobyerno po ang merong kapangyarihan niya kung ano kailang gagawin. Pero lahat ay kabaliktaran. Minamaliit tayo, pinapalabas na tayo ang illegal sa West Philippines, pinapalabas ng China na sila ang tama. Yun po yung malungkot. Alam niyo kung bakit ginagawa ng China yan. Kasi nga, meron silang kakampi at meron Pilipinong kumakampi sa kanila na nagiging tagapagsalita nila rito sa Pilipinas na tama yung ginagawa ng China. Yung sinasabi nilang kanila ang West Philippine Sea, yun ho yung ginagawa ng kanilang mga kakampi rito, mga Pilipinong kanilang ginagamit para sa disinformation campaign. Ang Taiwanese, hindi maga, yung mga Taiwanese, Japanese, Vietnamese, Indonesian at iba pang mga bansang kapitbahay ng China. Wala silang mga mamamayan na nagagamit ng China. Only in the Philippines na meron tayong mga Pilipino nagpapagamit, ginagamit ng China para ho sa kanilang disinformation. Just imagine, kakaibang kakaiba tayo, nakakahiya. Nakakagalit, nakakahiya. Nakakainsulto masyado. Yung ibang mga bansa, katulad ng ng Vietnam, hindi naman ganun kayaman yan. Di ba, ang Japan at saka yung mga ibang lahi na nabanggit yung mga bansa, wala silang makuha dun na mga mamamayan para magamit ng China sa kailang disinformation. Kahit paanong offer siguro, kahit gaano kalaking pera pang i-offer, hindi magpadala. Kasi yung mga mamamayan ng Taiwan, ng Japan, ng Vietnam, ng Indonesia, ng Brunei, at iba pa mga bansa, kapitbahay natin at ng China, hindi natutokso sa pera ng China. Hindi nagpapagamit sa China. Sila'y mayroong pagmamahal sa kanilang bansa at may malasakit sa kanilang teritoryo at kanilang bansa, na ang illegal fishing hindi nila papayagan. Nagkakasundo yung kailang mamamayan at ang kailang gobyerno. Kaya hindi magtagumpay ang illegal fishing ng Chinese community, Chinese national. At yun nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga, yung mga illegal fishing nga nitong mga Chekwang to o ng China nga, na kung saan ito ila nga ba talagang masyado ng abusado, no? Dito nga sa ating karagatan, itong mga Chekwang to o itong China, pati yung illegal fishing talaga eh dito nga ginagawa sa ating bansa at tanging tayo ang ginagawa ng ganto nitong mga Chekwang to o nitong China nga na kung saan dito nga sa Korea nga hindi sila makaubra o talagang dito hinaharang sila ng South Korea mga kabalita natin na kung saan eh patuloy nga silang inaatake yung kanilang mga fishing vessel nga na pumapasok no sa teritoryo at talagang dito nga eh grabe yung dinaranas nitong China rito at patuloy nga silang
talagang pinapaalis at talagang sinisira pa yung kanilang kagamitan na kung saan ay meron na nagpapatrolya sa karagatan ay meron pa sa ere upang maitaboy at maialis nga itong mga Chekwang to o itong China na tila nga ba ay mga illegal na pumapasok nga sa teritoryo nila. At dito kitang-kita mga kabalita natin na kung saan yung pagpapataboy at talagang yung mga barko nitong mga Chekwang to o itong China nga ay patuloy pinapasok at sinusugod nga ng Korea, mga kabalita natin, na kung saan ay talagang gulpe sarado itong mga Chekwang to o itong China habang pinapaalis ng mga taga-Korea nga, mga kabalita natin, yung barko nga ng China ay talagang halos ay wasakin at talagang halos ay sirain na nga nitong Korea dahil nga sa gigil at inis dito nga sa mga Chekwang to sa China na pumapasok sa kanilang teritoryo. Samantalang sa atin mga kabalita natin, tila nga ba talagang tayo naaabuso sapagkat yung illegal na pagpasok o panguhuli nga ng mga isda nitong mga Chekwang to, itong mga taga-China nga namimihasa sa Pilipinas nga mga kabalita natin. At kitang-kita nyo naman kung paano talaga pumapasok yan sa ating teritoryo, itong mga Chekwang to, itong taga-China upang talagang kunin yung ating mga isda na dapat sana sa mga isdang Pilipino ito. Subalit nga ay kinukuha at ninanakaw nga itong mga Chekwang to, itong taga-China. Yung sarili nating teritoryo ay pinapasok nila upang makahuli ng kanilang mga isda na talagang kukulimbatin sa ating karagatan nga, no? Pero sa mga ibang bansa ay hindi sila makaubra. Kagaya na lamang na pinapalagan sila sa Korea at syempre dito nga sa Taiwan na talagang itong mga Chekwang to o itong China nga ay talagang hindi umuubra, talagang pinapalayas. Pag pumapasok nga sa teritoryo ng karating nating bansa nga na kung saan itong South Korea at itong Taiwan, no, mga kabalita natin, ay talagang itong mga Chekwang to, itong China, hindi nga umuubra. Subalit nga sa ating bansa, tila nga ba abusadong abusado itong mga Chekwang to at patuloy tayong talagang inaharas at patuloy tayong kinukuhaan at ninanakawan ng sarili nating pag-aari nga o yung sarili nating dapat inaani dyan sa karagatan ang kumukuha itong mga Chekwang to. Na sana nga mabago na to yung ganyang galawan at tuluyan ng masawata at mapigil nga ng ating gobyerno at syempre ng ating mga manlalayag na tagapagbantay dyan sa West Philippines nga o sa ating nasasakupang teritoryo nga, mga kabalita natin, talagang itong mga Chekwang to ganun din ang gawin na talagang palayasin din kung inakailangan na talagang kung kailangan gamitan ng mga pampataboy itaboy itong mga illegal na nangingisda nga sa ating karagatan o sa ating nasasakupan at talagang hindi pa ubrahin yung mga ganyang galawan nga nitong mga Chekwang to, itong China, dahil ay malaki ang nawawala sa Pilipinas, no, sa ginagawa nilang pang-uumit o pang-umuha ng hindi kanilang pag-aari dyan sa karagatan, no, na kung saan ay patuloy silang pumapasok. Na dito nga ay pinamihasaan nga nitong mga Chekwang to, purkit hindi tayo kumikibo sa mga ginagawa nila noon dyan sa karagatan natin. Ngayon nga ay dapat na talagang supilin at sugpuin yung ginagawa nitong mga Chekwang to upang mapigil yung pagkuha sa sarili nating karagatan nga o sa sarili nating pangisdaan na kung saan ang umaani itong mga Chekwa nga o dito nga sa taga-China na illegal nga pumapasok upang manguha nga ng mga isda sa ating karagatan na dapat itaboy at palayasin, no, sa pagpasok nila sa sarili nating teritoryo dahil talagang nangungulimbat at nang uumit lamang ng ating sariling mga isdang mahuhuli pa sana ng ating mga mangingisdang Pilipino. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahala magkomento sa iba ba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Siler News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.